hindi tayo nagmumuni-muni. Nagninilay-nilay, subhanallah. Lumilipas sa atin ng mga ilang taon na wala man tayong nagagawang kabutihan pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin isipin na tayo magtatay. Ang kamatay, hindi natin alam. Pag dumating ang kamatayan, kapag nakatagda na sa iyo, at nakatagda na ay kukunin ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, isa pang kwento. Si Idris alayhi salam, kwento kay Idris, nakakamangha hinggil sa yung buhay at yung kamatayan. Tingnan nyo si Idris. Si Idris ay isang nabi, mapaggawa ng kabutihan. Nagdadaawa din siya, nagtuturo ng kabutihan. Si Idris, meron siyang kaibigan na anghel. At itong anghel na ito, namamangha kay Idris sa kanyang paggawa ng kabutihan. At isa sa gawain ng anghel na ito, siya yung kabilang sa nakatalagang inaakyat niya yung mga mabubuting gawa. At namamangha siya kay Idris sa mga mabubuting gawa na nagagawa ni Idris. Isang araw, ito'y nabanggit at kwentong Israeliyan. Isang araw, si Idris, kinausap niya itong anghel na kanyang kaibigan. Sabi niya, bakit hindi mo kausapin si Malakul Maut, anghel ng kamatayan, na dagdagan o di kaya huwag niya muna kunin yung aking buhay o bigyan niya pa ako ng palugit. Sabi ng anghel, sasamahan kita sa langit. Doon kita sasamahan. At dinala niya nga si Idris, pinasakay niya sa kanyang pagpak at dinala, at dumating sila sa ika-apat na kalangitan. Doon sila dumating. Ito'y tafsir sa ayah na sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Si Idris ay tiinangat namin siya sa mataas na mataas na antas. Ngayon, nung dumating sila sa ika-apat na kalangitan, nakasalubong nila si Malakul Maut. Sabi nung anghel, ya Malakul Maut, nandito ngayon si Idris, nabi, at nangangausap sa iyo na huwag mo na kunin ang kanyang kaluluwa, bigyan mo pa siya ng palugit. Sabi ni Malakul Maut, subhanallah, kasama mo ngayon si Idris? Sabi niya, oo. Sabi niya, ngayon lamang inutusan ako ni Allah na kunin ang kaluluwa ni Idris. At nakakamangha sa kautusan ni Allah na sabi sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kunin mo ang kaluluwa ni Idris sa ika-apat na kalangitan. Ako ay namangha, paano ko kukunin ang kaluluwa ni Idris sa langit, sa ika-apat na kalangitan? At ngayon, subhanallah, nangyari na nandito si Idris sa ika-apat na kalangitan. Sabi ni ng isang anghel, gaano pa, ano pa yung natitirang buhay kay Idris? Sabi niya, isang kisang mata lamang, ngayon kukunin, dapat ko nang kunin ang kaluluwa ni Idris. At sa punto yun, kinuha, hinugot ni Malakul Maut ang kaluluwa ni Idris. Subhanallah. Tingnan niyo dito. Kapag ang kamatayan nakatagda na sa iyo, ay talagang hindi mo na maipapahuli ang nakatagdang kamatayan na itinagda sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala.